in tawag mo nga, they are sweeping itong excess funds ng mga GOCCs, kasama na po dyan ang PhilHealth, at linalagay nga po, papondohan yung mga unprogrammed po na mga to finance unprogrammed appropriations. Meron tayong nabasa na nalagay dito sa unprogrammed. Totoo ba to? Pati AFP modernization, yung mga narinig po natin na pangako sa SONA ng Pangulo na priority projects, no? AFP modernization, foreign assisted infrastructure projects, talagang major infrastructure projects kung saan tayo eh meron tayong bahagi na makukuha natin na from the foreigners, kung loans yan o grants, tatapatan dapat ng gobyerno natin yun, ano? So, yun daw po ang nilagay sa unprogrammed, gayong yun ay priority. Natulak. Yun yung binabanggit yung natulak ng pababa na hindi pababa. Po binadjetan. Natulak pababa. Eh, pero yung budget nung taas, yung mga tinatawag na program priority bali kasi program ka na, may kamatch ka na pondo. Yung total nun, hindi nagbago. So ibig sabihin, kung ano man yung natulak sa baba, napalitan. Di ba? Yun nga tinatanong ko, Senator, na kasi sinasabi nila ngayon, eto na. Dahil election year ngayon, yan na ang bagong pork barrel. Pwede. Pero technically speaking kasi, yung pork barrel, pag yun na nga, ito na nga, medyo masabi na lang natin forma. Kasi pork barrel, naka-barrel, ibig sabihin nun, hindi... Hindi itemized, parang lump sum. Bulk o lump sum dinadala. So, ngayon, itemized na. So, iyan naman ang spirit din ng ating constitution, as much as possible, i-itemize ang gastusin kasi para sa transparency. So, humina na ang objection na pork barrel siya, lalo na kung itemized na siya. Kasi, yun na nga, pwede nang pag-usapan ng taong bayan, pwede nang idebate. Pero Senator, nakalabas na yan sa sunshine. Oo. Yung disinfectant yung sunshine, nakikita na. So pwede nang pagdebatehan ng tao. Oo. Ano daw ang pinalit diyan? So binaba yung AFP modernization at saka foreign assisted infrastructure projects. I'm sure maraming flood control dito. Yeah. Binabasa ang program. Pwede. Ang pinalit doon, sabihin nang hindi pork barrel dahil itemized, pero mga pet project nitong mga politiko, kongresista, in aid of re-election. Correct. Oh, pero tignan nyo naman. Kaya natin nare-realize ngayon na pagdating talaga sa budget, special ang process eh. Mm-mm. Pagdating sa budget, si presidente naman, kung saan ang galing yung budget, the budget will start from the president, executive sa branch. Net, oo. Tapos, last touch siya, meron siyang veto. Okay, pero anong special pagdating sa budget? Line item veto. So, dati sa ordinary na batas, ang binibigay kay presidente, take it or leave it. Pagka i-disapprove mo yan, yung buong batas ang dinidisapprove mo. Pero may special rule tayo pagdating sa budget law. Pwede kang mag-disapprove ng linya or entry sa budget law. Okay, so kung ganitong nakita niya na, teka muna, masyado nang nagbago ang itsura nitong binigay ko na budget sa Congress. Pagbalik sa akin, ibang-ibang itsura na. Yung priority ko, tinulak pababa sa unprogrammed. Tapos ang daming napasok sa program, priority ng mga mambabatas, na sa tingin ko, hindi naman dapat ito priority. Pwede niya i-line item veto yun. That's why may depensa pa rin. Ang executive branch. Special ang procedure, special din ang power ng presidente when it comes to the budget. So pero Senator Coco, mayroon pang ang threat ngayon na baka ma-re-enact po yung budget for next year. Dahil nga tumaas, napakalaki po, tapos ito nga, no, nagkakaano na dito sa mga insertion. Yung who holds, yung SAGAA po, that's just a few, di ba, who holds control. Sabi nga ni Ali, dapat ipupush natin na maging transparent, i-televise. I-live stream. Oo.
Sino po, sila ho ba yung mga nandun sa committee na yon? May kontsabahan na nangyayari po para payagan po yung mga line items na gusto nila i-prioritize. Tapos bahala na si Batman kung saan kukunin po yung mga sa unfunded, unprogrammed funds. Should it be more transparent? Tayong... More, kumbaga, should it be more transparent and more accountable yung mga nakaupo po dyan? More transparent, tama. Ano, lagyan natin ng live streaming. Yes! Okay. And then, more transparent na, kasi malaki kasi ang delegation ng House dyan, malaki din ang delegation ng Senate sa BICAM. Mm. Kaya, kung malaki masyado yung body, ang hirap nga naman mag-function, nagkikreate sila ng small committee. Mm. Pero, for more transparency, wag naman dalawang tao lang yung correct small committee. Yan nangyari kasi isang mata lang galing sa Senate, isang pares ng mata galing sa Senate, isang pares ng mata galing sa House. Gawin naman natin yung small committee na tagtatlo sa Senate, tagtatlo sa House, para at least may mga witnesses. Mm-hmm. Tapos, kung di naman tayo takot sa nangyayari sa small committee, ipa-livestream na rin yung proceedings ng small committee. Kasi ang purpose naman ng small committee actually is just to make the body more manageable na hindi ganun kalaki. Mm. It doesn't mean naman na secret na bigla yung ginagawa ng small committee. So kung ano yung reasoning natin na pwede ang live stream si big committee, pwede din dapat i-live stream si small committee. Mm. Except that smaller committee ito, mas konti na yung nag-uusap. So and then yung small committee, kahit na tagtatatlo lang yan, make sure na may minority na isa dyan kada panel. Kasi that, yan yung essence ng ating democracy. Let's get together. Sunnet 25.